na-discover namin ni Eric yung tumakas kami. Si Cassandra, nagigiganti sa tatay namin. Nakapatid na yung girlfriend ni Habagat. At tita niya yung mayor. Sandali. Kamag-anak niya si Mayor Violeta. Oo, pero ano naman ang connection na sa mga na-discover mo? Eh, kaibigan kaya ni Mami si Mayor Violeta. Charles, pero maaaring nagkataon lang na magkamag-anak si Cassandra at si Mayor. Kaya nakilala sila ng nanay mo. Hindi pa rin tayo nakakasiguro eh. Tsaka isa pa, anong connection ni Victor sa lahat ng to? Eh wala namang ugnayan si Victor at si Cassandra. May impormasyon na nawawala dito eh. Pero kung ako sa'yo, hindi ko muna ilalagay ang kapalaro ko sa kamay ni Victor. Just to be safe. Walang connection, Charles eh. Ano ang kinalaman nila sa pagkawala ni Eric? At anong kinalaman nila sa pagkamatay ni Mayumi? Mama, nakita ko. Wala siya dito. Eleanor, matagal na patay si Daphne. Hindi, Mama. Ito siya. Ito si Daphne. Eleanor, wala! Tingnan mo ang ginawa nila, Mama. Tingnan mo, Mama. Eleanor, what is happening to you? Nakita ko kung paano nila pinatay si Daphne. Mama, nakita ko. Eleanor, wala. Mama, si Daphne pinatay nila. Eleanor, wala si Daphne dito! Hindi, Mama, eto siya! Hindi dito siya! Eleanor, wala si Daphne dito! Wala siya dito, Eleanor. Kayong dalawa lang ang nandito. Wala. Malis ka dyan! Magpasalamat pa rin tayo na hindi natuloy ang panggagahasa kay Maningning. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Hindi maaaring mangyari kay Maningning ang pambababoy na nangyari sa akin. Hindi pa ba sapat na ako na lang ang magdusa para sa pamilyang ito? Kung pagkakamali man ang buuin si Maningning, ako na lang sana ang parusahan. Virgie. Mauna muna ako sa inyo. Baka may pag-uusapan pa kayo. Anong nangyari sa anak natin? Naalala mo ba ang mga kahayop ang ginawa mo sa akin? Ang pambababoy mo? Ang paglalapastangan mo sa katawan ko? Ang pagbingi-bingihan mo sa kabila ng pagmamakaawa ko? Yan. Ang halos sapiti ni Maningning sa loob ng kulungan. Hi, baby. Wala akong sagot. Muntik nang marip si Maningning. Muntik? Anong ibig mo sabihin, hindi natuloy? Kinalaman ka ba dito? Waiter. Kailangan mong gawin yan kay Maningning. Hindi ba ang plano natin pahirapan siya? Sinusunod ko lang mga plano natin. Kala ko matatapos ito kapag nasa kulungan na siya. Para sa'yo. Dahil nagawa mo na yung part mo,
pero sa akin hindi. Ibabaon ko si Manining, malalim pa sa impyerno bago ako kontento. Hindi ko gusto ang iniisip mo. Order niya. Isang lapas patrol. Kumusta yan? Ayaw kumain, Mami. Kumusta ka, Eric? Subuhin niyo na si Manining. You don't look good. But don't worry. Pareho lang kayo ni Manining. Sayang, napakaganda pa naman ang kapatid ko. Ano kaya itsura niya kung bumubula ng bibig niya? Kasi Andras, nasabi ko sa'yo. May mangyari kay Manining. Bakit nang gano'n sa Manining? Ako na lang. Ako na lang ang pahirapan niyo. Sige na. Sige na, Cassandra. Late na. At this very moment, I'm sure kumakalat na ang lason sa buong katawan niya. If she survives, saka na lang tayo mag-usap ulit. Okay? Walang hiyaka, Cassandra! Walang hiyaka! Linda! Walang hiyaka! Burgos, ito pagkain mo, hindi iwan ng nanay mo. Salamat po. Manining, parang masarap yan ah. Akin na lang. Nenera, iwan mo si Burgos. Sinabi ng balis ka rin, iwan mo siya eh. Nara, hindi naman masarap yung pagkain dito. Nasadya. Sisinto-sinto ka, Sanchez? Kasi hindi ko nakita eh. May problema ba? Eh, ayos mo ako na lang magliligpit ng gabi. Talaga, hindi na nila sabihin kay... sa papa. Kaya ati Manining yung nakita nilang damit ni Eric na duguan. Alam nga naman, ilihim kay ati Ningin, mag-show tayo. Hindi mo naiintindihan eh. Mas lalong matutorture lang yung ati Manining eh. Wala namang magagawa eh, nakakulong yun ang gagawin mo. Mas lalong mahihirapan lang yun. Mas mabuti nga malaman niya kaagad eh, kaysa sa huli. Mas masakit yun, tinamutong siya habagat. Sa huli niya nalaman na kunan si Sandy, masakit. Mukhang loko-loko na itsura eh. Yan nga. Uy! Uy! Si Sandy na naman iniisip mo, no? Uy! So, update siya nga muna. Dito ako nangako sa kanya, hindi na ako iinom. Hindi na ako magkababae. Hindi na ako manggagago. Kung tinupad ko lang yung pangako ko sa kanya, yakap-yakap ko sana siya ngayon. Ngayon, babalik din sa'yo yun, ano ka? Kala ko sabi mo, matiyos ka na babae, di ba? Kaya dyan? Huwag nga imo. Iniwan na ako ni Sandy. Nakipaghiwalay na siya sa akin.
Relax lang yan. Huwag ka masyadong emo. Emo ko ng emo. Ambot sa emo. Ano na yun? Oh. Hapon lang eh, bago-bago niyan. Lumadandahanin niyo kasi. Tita. Ay, Sandy! Halika nga dito, baba. Ako! Musta ka na? Nag-alala ako sa'yo, ha? Musta na? Nakipag-iwalay na ako kay Habagat. Ha? Oh, paano yan? Saan ka napupunta? Babalik ka sa probinsya niyo? Hindi ko pa nga alam eh. Wala na rin naman akong babalikan dun. O di bale, habang wala kang mapupuntahan, sa akin ka na muna, ha? Salamat, Chita. O, sabay tayong umiyak mang umiyak, dadamayan kita hanggat mamaga yung mata natin. Kung gusto mo, ipunin pa natin yung mga luha natin at gawin natin yelo para lumago yung business ko. Salamat. Kung salamat, walang salamat-salamat, dadamayan mo rin ako, sawirin ako sa pag-ibig. Ito nga, buti ka pa nga dyan, oh. May ibang agad dadamay sa iyong papa. Dadamay. Ayan, oh. Iwanan ko na muna kayo ni Papa Arman mo. Sandy. Nagkamali yata ako ng lalaking minahal, Arman. Nangyari na ang nangyari, Sandy. Tapos na yun. Mahalaga, nandito ka na. Dream again, Eleanor. Cassandra. Si Daphne. Nakita ko kung sinong pumatay sa kanya. Sino nakita mo pumatay kay Daphne? It all happened so fast. I was so scared. I can't remember. Pero kilala ko siya. Nakita ko siya. Nakita ko siya, Cassandra. I am so worried about you, Eleanor. Hindi kaya kailangan natin dagdagan yung pills mo? Yung dosage para matigil yung mga nakikita mo? Cassandra, why am I seeing all these things? Do you want to know what I think? Hindi kaya nababaliw ka na? I'm not insane! Eh, hindi nang iniisip nila, Lola, eh. Totoo ang mga nakikita ko! Don't worry. I believe you. Andito ako para tulungan ka, okay? Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Sigmund, I'm so glad you're here. Si Eleanor, nawawala na sa sarili. Ma, wala akong panahon kay Eleanor ngayon. Ang iniintindi ko ang anak ko si Manigning sa loob ng kulungan. Eh, ganun din naman ako, iho. Pero ito si Eleanor. I really think we should bring her to see a doctor. Mama, muntik nang ma-rib si Manigning sa loob. What? Oh my God! Ang ato ko! Hindi ko palalagpasin kung sino man ang may kagagawa nito. Sigmund, kailangan ilabas natin si Manigning doon. Kailangan mahanap na kung sinong pumatay kay Daphne para makalaya ng apo ko. Sir, salamat kanina. Wala naman. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko eh. Oh, di ba nanay ni Lexie yan? Di ba binalaan na kita?
Layuan mo yung mga taong yan. Excuse me. Don't be mean to these people, Alexi. What the f... Watch your language. Nang ipinasok kita dito, nag-umaasa ako magbabagong buhay ka. Tiniis kong malayo ka sa akin, pero ano yung pinapakita mo? Kailan ka pa matututo? Ayan! Lexi, you listen to me. 5 years ang sentensya mo dito. Will it take that long before you shape up? Akala ko gagawin mo ng paraan yun, ma. Well, it's up to you. Kung magbabagong buhay ka, oo, pero kung hindi nilamang, mas mabuting nandito ka na rin lang. Ma, please, hindi ko kayang tumira dito ng 5 years. Patayin mo na lang ako kung talagang ikinahihiya mo ako. Don't start that nonsense again, Alexi, ha? I have tried every approach to help you, pero lalo ka lang lumalayo sa akin. The only reason why I'm here is because you're ashamed you raised a drug trafficker. Gusto mo malaman ang totoo? Oo, kinakahiya kita. You are a constant reminder that I failed as a mother. Your father is sick because of you at ayoko nang makita ng mga kapatid mo. Now you make a choice. You want my help to bring you back into this family or you regret this the rest of your life. Kahit ganun ang nanay mo, mahal ka nun. What do you care? Ginigising lang kita sa katotohanan dahil hindi lang naman nanay mo may problema eh, pati ikaw. Anong pakialam mo? Kung patapo na yung buhay mo, huwag ka mandamay ng ibang tao. How dare you speak to me like that? Sino ka ba? Oo, sige. Basahan na kung yun ang tingin mo sa akin. Pero Alexi, mahal ako ng pamilya ko. Eh ikaw, isinusuka ka ng nanay mo? Wala nang mas mababa pa sa taong isinusuka ng sarili niyang pamilya. Eleanor, ano ang mga nakita mo sa pagkamatay ni Daphne? Naniniwala na kayo yung totoo ang mga nakita ko. Just tell me what you saw. Nakita ko. Pumasok si Daphne sa kwarto. Hinahanap niya si Maningning. Pero wala si Maningning doon. May isang tao nakatago sa closet. Sino yung tao niya? I couldn't see her face. Babae? Oo, mama. Babae. Nakaitim siya. Nagmakaawa si Daphne. Pinilit niyang agawin ng barel. Mama, she fought for her life. Hi, Eleanor. Are you making this up? Of course not, Mama. Totoo mga sinasabi ko sa'yo. How come you know all the details? Hindi ko alam. Basta, kitang-kita ko ang nangyari. Paano mo nalaman lahat ang detalye? Hindi kaya dahil ikaw ang pumatay kay Daphne?